10 pasyente pa rin ang naka-confine sa Caraga Regional Hospital matapos ang lindol sa Surigao. Ang mga residente unti-unti nang nag-aayos ng kanilang mga nasirang tahanan. Mayulat on the spot si Von Aquino. Von? Yes, Maris, sinabutan namin ang isang 4 na taong gulang na bata na dinadala sa ambulansya kasama yung kanyang ama, no, mula doon sa ospital kung saan dinala yung mga pasyente na biktima nitong lindol. Dinala siya nitong umaga sa ospital sa Davao para maisailayim sa CT scan matapos siyang mabagsakan ng hollow block sa ulo noong maganapang lindol. Panghinayang naman at matinding kalungkutan naman ang nararamdaman ngayon ng ina ng nasawing 7 buwang gulang na bata. Ayon sa ina, kakaopera lang kasi ng sanggol noong nakaraang Lunes at nagpapagaling na sana sa Caraga Regional Hospital pero nasawi ito matapos ang lindol. Paniwala ng kanyang ina, nagdugo ang sugat ng bata mula sa operasyon habang karga siya ng ina at tumatakbo pababa ng gusali habang lumilindol. Samantala, may mga residenteng unti-unti nang nag-aayos ng kanilang mga nasirang tahanan. Pero ang iba, tulad ng isang lola na aming nakausap, umaasa makahingi daw ng tulong para makumpuni ang kanyang nasirang bahay. Samantala, takot pa rin ang mga residenteng matulog sa kanilang mga tahanan dahil sa lindol. Kagami nga, Marisa, no, habang nag-iikot tayo ay nabutan namin yung mga residente ng Barangay Mabua at Barangay Ipil na natutulog lang sa gilid ng Maharlika Highway. May mga naglatag ng karton, may mga nagtakit ng tolda at meron din namang nagdala ng sarili nilang sasakyan at doon sila natulog. Bata man o matanda, Marisa, ay talagang tiniis yung lamig ng hangin kagabi at manakanak ang pag-ambon. Kahapon naman, naibalik na ang supply ng kuryente sa ilang lugar sa Surigao City. Pero mga residente, wala pa rin supply ng tubig. Pero ito nga pagbabalik ng kuryente ay hindi pa naman 100% dahil yung iba nating napuntahan, Maris, ay wala pa rin supply ng kuryente. 10 pasyente naman ang nananatiling naka-confine sa Caraga Regional Hospital. Maris? All right. Von, nice ko lamang itanong, no, kasi ayon sa NDRRMC at nakikita rin namin sa video na marami-rami yung mga ospital din na apektado ng lindol. Normal pa ba yung operations nila at hindi sila gaano nagkakaroon ng problema sa paggagamot ng mga biktima, Von? Marisa, kausap natin yung staff ng DOE, yung PIO na itong Caraga Regional Hospital, no? At ang sabi naman niya ay maayos naman na nagagamot yung mga pasyente, yung 10 na natitira sa kanila, no? Dahil yung iba raw ay napauwi na dahil minor injuries lang daw yung tinamo ng iba. Pero Marisa, nililipat yung mga ibang pasyente katulad ng batang inabutan natin, ano? Nililipat sila sa mga ospital sa Davao dahil kulang yung kanilang equipment. Pero as to the operation dun sa Caraga Regional Hospital na pinagdalhan karamihan ng mga na-aksidente o naging biktima nung, or nasaktan doon sa lindol, ay yun nga, dinadala sila doon sa Davao kapag kakailangan nung katulad ng mga procedures like CT scan kasi hindi sapat yung kanilang equipment para gawin yung mga ganong klase ng procedure. Maris? Von, kumusta yung linya ng komunikasyon para doon sa mga may kamag-anak, no, sa iba pang mga probinsya at nais kumustahin yung lagay ng kanilang mga kaanak na nandyan sa Surigao o mga Karatig probinsya na naapektado ng lindol? Alam mo, Maris, simula lang dumating tayo dito, eh maayos naman yung signal ng mga cellphones dito. Yun nga lang, nung nakaraan ay nawala ng kuryente, no, kaya hirap din talaga yung mga tao. Pero as to the communication aspect ay maayos naman dito yung mga cellular signals at nakakatawag naman at nakakagamit at telepono na yung ating mga kababayan dahil kahit paano yung mga kuryenteng mga lugar na nawala ng kuryente, yung iba ay nakabalik na or nagkaroon na ng kuryente sa ngayon. Maris? Alright, mag-iingat kayo dyan, Von, ha, dahil may mga asahan pa raw ng mga aftershocks. Maraming salamat, Von Aquino, sa iyong ulat.